is your super host, Ate Sheena. Hello, hello. Namiss niyo ba ang adventure ni Chris, Joy, at Gizmo? Makakasama natin sila ulit dito sa panibagong adventure at pagtuklas dito sa Superbook Academy. Isama niyo na si Ate, si Kuya, si Mommy, si Daddy, si Tito, si Tita, lahat na kasama na si Lola at Lolo. Manood, matuto, at sagutan ang mga challenge questions dito sa Superbook Academy. Dala yan sa atin ng nanis at paborito nating robot na si... Gizmo! Gizmo Bosa! Kumusta sa inyo? Naisipan ko lang magsukat ng armor. Baka kasi may makasalubong na naman akong higante. Duh! Sana naman ang makasalubong ko ay yung kasing laki ko lang. Habang tumitingin ako dito, humanap muna kayo ng mga nakakatuwang impormasyon mula sa Superbook Adventure natin. Info scan sinisimula na. Destinasyon Bethlehem. Sa panahon ni David. Info scan tapos na. Hi guys! Si Joy to! Salamat sa pagsama niyo sa malahiganting adventure namin nila Gizmo at Chris. Ang saya nung adventure natin! Naalala niyo ba nung dinala tayo ni David dun sa lugar ng labanan? Nangyari ang labanan na yon sa lambak ng Ella. Ang lugar na yon ay nasa pagitan ng Bethlehem, kung saan mula si David. At Gat, kung saan naman nakatira si Goliath. Noong 1996, natuklasan ni Aaron Meir ang lugar ng sinaunang lungsod ng Gat. Marami silang nahukay na artifacts. Kasama dito matatalas na piraso ng bato na may nakaukit na pangalan ng mga Filisteo. Siguradong mabigat ang sandata ni Goliath. May sibat siya sa likod, may hawak siyang espada, at may kalasag pa siya sa kabilang kamay. Sandata pa lang ni Goliath, aabuti na ng 125 pounds ang bigat. Habang si David, hinarap si Goliath na walang suot na sandata, at tirador lang ang dala niya. Malakas na sandata rin ang tirador. Ang isang tirador na ginamitan ng bato ay pwedeng umabot ng 100 miles per hour ang bilis. Ang galing mo! Napatay mo ang osong gamit yan! Gusto ko rin magkaroon ng ganyan! Sa isang hukbo, meron din silang hanay ng mga kawal na armado ng tirador sa tabi ng mga mamamana nila. Hindi lang basta armado ng tirador si David. Kasama din niya ang Diyos. Ang dalamay tabak at sibat! Ngunit nalabanan kita sa pangalan ni Yahweh! Ang makapangyarihang Diyos ng Israel ang iyong hinahamak! Gaya nung nakikita nyo, pinalitan ko na yung armor ko ng mas komportableng damit. Isa pa, hindi ko na yung kailangan dahil meron na ako nito. Tirador! Kunting practice lang at sigurado. Sige. Habang nagpa-practice ako dito, buti pa tingnan nyo muna to. Ilang araw hinamon ni Goliath ang hukbo ng Israel? A. 40 araw? B. 9 araw? C. 3 araw? O. D. 25 araw? Ang tamang sagot ay A. 40 araw! Hinamon ni Goliath ang mga Israelita 2 beses sa loob ng 40 araw. Pangkaraniwan noon ang paglalaban ng 2 sundalo na kumakatawan sa hukbo nila. Ang mga hukbo ay naghaharap at nag-aasaran. Kaya kitang pabagsakin kahit na isang kamay ko! Pag nakapili na sila ng kampyon nila, simula na ang laban. Ang talo ay walang magagawa kundi tumakbo pa uwi. Mahina ang Diyos mo! Si Goliath ang pinakamatangkad sa mga Filisteo! Gano'ng katangkad si Goliath? Siya ay kasing laki ng A. Basketball player, B. Baby giraffe, mga 6 feet ang taas, C. Nang nanay mo, O. D. May edad na lalaking oso, mga 9 feet ang taas. Ang tamang sagot ay D. May edad na lalaking oso, mga 9 feet ang taas. Sa laki ni Goliath, kahit yung mga kuya ni David nang bumukang maliit sa tabi niya, hindi talaga nakakapagtakang walang gustong lumaban sa kanya. Kahit maliit lang si David kumpara kay Goliath, dahil kakampi niya ang Diyos, si David ang totoong higante. Hindi mahina ang Diyos ko! Nung ibaba kami ni Superbook para sa higanting adventure namin nila Chris at Gizmo, sa bandang labas ng Bethlehem kami napunta.
Doon sa Bethlehem, nakilala ni David ang propetang si Samuel. Pangkaraniwan lang ang tingin ng pamilya ni David sa kanya. Pero sinabi ng Diyos kay Samuel na pinili siya ng Diyos para sa hindi pangkaraniwang layunin. David, ikaw ang pinili na balang araw ay magiging hari ng Israel. Hinahira ni Samuel ng langis si David. Ginagawa yon para ipakita na may inihandang espesyal na responsibilidad ang Diyos sa kanila at bibigyan sila ng Diyos ng kakayahang magtagumpay. Maaring gumamit si Samuel ng tambuli. Kaya na nakikita nyo ngayon. Galing yan sa isang palasyo sa Megiddo, Israel noong 14th century BC. Sinisimbolo nung langis ang banal na espiritu ang nagbigay kay David ng kapangyarihan. Mag-isa lang siyang lalaban, Chris. Hindi, hindi siya nag-iisa. Nakilala si David bilang mahusay na mandirigma at hari. Alam niyo bang sikat na musikero din siya? Marami siyang sinulat na kanta tungkol sa Diyos, mga kanta na tinatawag nating salmo ngayon. Tumutugtog siya ng lira, gaya na nakikita niyo ngayon. Kapag naguguluhan ang isip ni Haring Saul, tinutugtugan siya ni David at napapakalma si Haring Saul ng musika. 3,000 taon na mula nung gamitin ni David bilang pampakalma ang musika. Pero kailan lang ito kinilala at ginamit bilang therapy at gamot para sa mga may sakit? Maaring walang espesyal sa anyo ni David, pero siya naging magaling na mandirigma, hari, at musikero. At naging magaling siya sa lahat ng yon dahil ginawa niya ang lahat ng yon para sa Diyos. Naniniwala ko na kasama ko ang Diyos. Bibigyan niya ako ng lakas kapag kailangan ko. Ganon din sa musika. Kung gagamitin mo ang talentong ibinigay niya, hindi ka dapat patakot sa pagtugtog. Ang super verse natin ngayon ay 1 Samuel 16:7. Ang tao'y tumitingin sa panlabas na kaanyuan, pero ang tinitingnan ng Diyos ay ang puso. Ayoko na ng armor o mga bato. Susubok naman ako ng bagong talento. Ang tanong na iiwan ko sa inyo, sa susunod na humarap kayo sa isang higanting pagsubok, pipiliin niyo bang magtiwala sa Panginoon? Ito si Gizmo! Ow! Wow! Grabe! Sa kaunting oras, ang dami-dami kong natutunan. Doon sa adventure ni Chris, Joy at Gizmo, kasama na din si David. Kamusta kayo? Madami din ba kayo natutunan? Great job! Super amazing kayo! Ako, ang natutunan ko, kahit anong trials o giants man yan, basta kasama natin ang Panginoon, okay na tayo. Kayang-kaya natin labanan at pagtagumpayan ang lahat ng battles sa buhay natin, basta kasama natin ang Panginoon. See you again next week dito sa Superbook Academy. At kung gusto niyo pang malaman ng mga interesting facts, i-download niyo na ang Superbook Bible app. Available na ito sa Google Play Store at sa Apple Store. Bye-bye! Mag-ingat